ating balikan ang Pinoy Boxing Champion na rumesbak sa pagkatalo ni Pacquiao. Pero bagyan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell button for more Philippine sports history. Kapag napag-uusapan kung sino ba ang may pinakamalupit na boxing resbak mula sa mga pagkatalo ng mga Pinoy boxers, ay nangunguna dyan ang pangalan ni Malcolm Tunyakao. Siya lang naman ang bumawi sa titulo na WBC at lineal flyweight title ng ating pambansang kamao nung siya ay matalo kontra kay Bunsay Sangsurat. Pero bago yan, ay atin munang talakayin ang buhay ni Malcolm Tunyakao. Si Malcolm Alindahaw Tunyakao ay pinanganak noong December 8, 1977 sa Mandaue City, Cebu. Siya ay nagsimulang magboxing sa ilalim ng pamamahala ng Ala Promotion, kung saan una siyang nakilala bilang national champion ng amateur boxing. Dahil sa kahirapan at maaga nitong pag-aasawa, ay tinahak niya na ang professional boxing sa edad na 20 anyos. August 1, 1998, ginanap ang unang pro boxing match ni Tunyakao kontra kay Manuel Perego, kung saan tinapos agad ni Malcolm ang laban sa loob ng second round. Pagkaraan ng isang taon ay nakalikom na siya ng 8-0 record upang siya ay maging challenger ng Filipino flyweight champion na si Rio Sumampong. Ito ay natapos sa 12 round via unanimous decision, kung saan nakuha ni Eagle Eye ang kanyang unang titulo bilang pro boxer. September 1999 ang buwan at taon kung saan napanalunan ni Tunyakao ang kanyang unang titulo, ay nagkataon naman na kaparehong buwan at taon din kung saan natalo si Pacquiao ng isang Thai boxer na si Bunsay Sangsurat, o mas kilala bilang Medgwen 3K Battery. Dahil dyan ay makalipas ang 8 buwan, sa araw ng May 19, 2000 ay sinalang na agad ang National Flyweight Champion laban sa isang World Flyweight Champion na kung iisipin ay isang mismatch, dahil si Tunyakao ay may 2 taon pa lamang ng eksperyensa sa pro boxing at nakapagtala pa lamang ng 10-0 record. Ginanap ang laban sa Srimnang Outdoor Arena sa Thailand, kung saan nasaksihan ng mga Thai boxing fans ang pag-resback ng isang Filipino boxing prospect sa kanilang world champion, kung saan nagtapos din ang laban sa isang technical knockout sa loob ng 7th round. Ngunit pagkaraan ng isang taon ay naresbakan din siya ng isang Thai boxer na si Pong Saklek Wong Jong Kam ng first round TKO upang maibalik sa panig ng Thailand ang titulong WBC at lineal flyweight championship. Maidagdag ko lang, alam nyo ba na ang tumalo kay Tunyakao na si Pong Saklek ay ang champion na tinalo din ni Sunny Boy Haro noong 2012. Ito ang natatanging world title na napanalunan ni Sunny Boy na WBC, The Ring at lineal flyweight titles, at inabot ng 11 years bago magkaroon ng matagumpay na resback ang mga Pinoy at maibalik sa Pilipinas ang WBC World Flyweight Championship title. Nang matalo si Eagle Eye sa kanyang pagdepensa sa titulo, ay nahirapan ito magkaroon ulit ng isang world title fight. Isang factor dito ay dahil nakabase siya sa Japan at ang nagmamanage sa kanya ay isang Japanese, kung saan nawalan ito ng exposure sa mundo ng boxing. Dahil 21 out of 41 pro boxing matches nito ay ginanap sa loob ng Japan, at sa loob ng 16 years pro boxing career ni Eagle Eye ay hindi man lang nito naranasan na makapaglaro ng boxing sa loob ng Amerika. April 8, 2013, 13 taon ang nakalipas bago naganap ang pangalawang pagkakataon na pagiging challenger ni Malcolm sa isang world champion, at ito ay ang laban kontra sa Hapon na si Shinsuke Yamanaka. Ito ay para sa WBC bantamweight title na ginanap sa Tokyo, Japan, kung saan na TKO sa 12 rounds si Malcolm Tunyakao. Simula ng kanyang pagkakabigo sa laban na to ay nagpa siya na si Eagle Eye na magretiro sa boxing makalipas ang isang taon. Ayon sa ulat ng GMA News, si Malcolm Tunyakao ngayon ay nagtatrabaho bilang garbage collector sa Japan, at ayon naman sa kanya ay masaya itong namumuhay dahil ang pagiging basurero doon ay nire-respeto ng mga Hapon, at ang mahalaga ay marangal ang paghahanap buhay niya doon. Pinagsasabay niya ang pagiging garbage collector sa umaga at pagiging boxing trainer sa gabi para sa Blue Sky Boxing Gym.
Sa tingin nyo, ano kaya ang nangyari sa karera ni Malcolm Tonyakao kung siya ay napunta sa mga bigating promoters at nabigyan ng exposure sa mundo ng boxing? Pakisulat ang iyong opinion sa comment section. Itong video na ito ay isang pagpupugay sa nag-iisang eagle eye in Philippine sports history. Kung gusto mo pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.